Hey guys, Jill here, Jebel Koi Center. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano pumili ng magagandang goldfish fry na potential na maganda pag-adopsize ng sila. Ang ipakita ko sa inyo ngayon ay Oranda goldfish fry at Rancho goldfish fry. Pakikita ko sa inyo ang mga characteristics na titingnan nyo kung paano pumili ng magagandang goldfish fry. Okay, so without further ado, let's go. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang red bell notification button para ma-update sa mga bagong video. So ito guys, ang una natin titingnan ay ang Oranda goldfish fry natin. So ang mga characteristic na tingnan pagbili or pagkal ng ating goldfish fry ay isa itong ito yung buntot niya sa ano likuran yung caudal at saka dorsal. Yung caudal dapat naka widespread siya, yan ganyan. Hindi nakadikit. Saka kung tingnan niyo sa aquarium, nakatayo siya, upright siya diyan yung sa tip ng buntot. Yan, dapat nakatayo. Saka yung dorsal din sa likuran dapat ano makapal, nakatayo din. Saka yung katawan pabilog at matipuno. Saka yung gills hindi naka-open, walang open, walang opening. So ito ang sample ng magagandang fry, yung katawan pabilog, malusog. Yung yan no, upright. Yung tip ng buntot niya dapat nakatayo, upright siya yung sa caudal fin. Yan, yan ang yung rod natin. Kuha tayo ng iba. Yung mga ano guys, yung maliliit yan. Mga maliliit at manipis ang katawan. Igal nyo yan. Kasi hindi na yan lalaki. Ito ha. Tingnan nyo ha, yung mga maliliit. Igal yan. Yung manipis ang mga katawan. So yan lang ang i-grow out natin, oh, yung lalaki na puti. Magsimula lang mag-morph. Yan. Yan ang magaganda. So na yun. Yan. Tingnan nyo, oh, makatawan niya. Tingnan yung tip ng caudal fin. So nakatayo siya. Saka kung tingnan mo sa madalit dito sa likuran. Ayan o, oh. Ayan pabilong guys, yan ang i-grow out natin. O yan, tingnan mo ang buntot, widespread, dapat nakabukaka siya. Widespread talaga. Saka kung tingnan nyo sa side view, ang caudal fin ay nakatayo, dapat upright. Saka yung dorsal, yung sa likuran na fins. Yan, i-grow out natin yan. Next, kuha tayo ng iba. Basta yun, oh, kita nyo yung mga maliliit ikal yan. Yung manipis ang lawas. Yung katawan. Yung katawan manipis. Ito, maganda din ito guys. Oh, ito, nagsimula na din mag-morph. Red white yan. Yellow siya pa. Ganito pang edad. 1 month old. Yan. Ayan o. Oh. Pabilog ang katawan. Maganda siya. Ipikita ko sa inyo ang mother na naman niya. Yan, tingnan nyo dito ang dorsal, yung caudal fin dapat nakapukaka, at saka sa side view, yung tip niya nakatindig din, nakatayo, upright siya. Yan ang pagpili. Ito, i-grow out natin dito guys. Keep natin yan. Kapatan. Sandali mo lang guys. Okay. Sandali yan. Ayan o. Tingnan nyo, nakabuka ka ang caudal fin. Dapat ganyan guys ha, hindi naka-clamp.
di nakadikit yung yan sa pag side view nakatayo upright siya yung likuran hindi straight dapat naka egg shape yung likuran hindi straight pa guys to maganda yan may log at nakabukaka ang caudal fins. Importante yan guys, nakabuka ka ang caudal fins, nakatayo pag naka-side view, upright siya, ang katawan bilog, ang gills niya, walang opening. Yan oh. Yan. Ito na naman ang Rancho Goldfish Fry at tingnan natin guys. Yan, pabilog din. Saka ang caudal fin dapat widespread. Saka yung nasa gitna, pag tingnan nyo side view yung gitna na caudal fin niya, yung tip dapat nakatayo siya, upright siya guys dapat upright saka yan, egg shape saka kailangan walang dorsal fins kasi rancho ito ah yan o, dapat egg shape yung likuran niya, dapat curves talaga siya guys, yun ang karakteristik ng rancho niya no egg shape siya dapat curves talaga siya short ang body niya yung back niya naka-curve yan yung caudal fin niya dapat ano erect din saka nakabuka ka widespread siya hindi naka-clump kuha pa tayo ha ito yan guys so ito maganda oh. Parang jumbo yata ito malaki ang ano, katawan yan dapat ang gills din guys walang openings yan o oh, egg shape nakatayo yung ano tingnan nyo side view yung nasa gitna ba sa nakaldol din dapat upright yan yan nakatayo saka nakabuka ka siya widespread siya guys yan yan ito yan tingnan nyo ha naka widespread guys ang caudal fin nakatayo din yung ano pag tinignan nyo inside view upright siya yung caudal fin yung nasa gitna ba guys makinan nyo na upright yan i-grab natin yan guys ito din oh. Dapat guys yung likuran nila yung back nila hindi straight naka curve talaga siya yan o oh, curve saka walang dorsal fins ha kasi rancho ito yan yan ang maganda na rancho i-keep natin yan guys yan guys oh yan perfect yung likuran niya caudal fins nakabuka ka widespread siya nakatayo yan importante yung gills niya walang opening ginaka ano yan yan ang magandang rancho guys ikikip natin yan okay yan ito guys tingnan natin ito okay naman okay naman okay yung caudal fin nakatayo naman ayan guys basta yan lahat na guys ang mga characteristics na kailangan tingnan nyo okay kung may tanong kayo comment down below
Oh, ito guys, oh, pwede din yung gawing pang puts pa ang goldfish nyo. Yan, oh, tingnan nyo, oh, kinakain ng mga kalyus. Ano ba yan? Ng feed ko, tingnan nyo. Magandang pang ano, substitute ng Dr. Fish and goldfish. Yan, oh. So, kung sino yung gusto mong pa-shoutout, comment down lang guys, mga guys. Yan. Magandang pang-food spa din ng ano, goldfish. Yan, tingnan nyo guys. Huwag yung kalimutang mag-subscribe guys, ha? And support my channel, please. Like, comment, and share it to other fish keepers, friends ninyo guys. Salamat kayo guys. Salamat po. And stay safe guys. Stay at home and enjoy your pet fishes. God bless us. Stay home. Keep safe everyone. Ito lang guys. Okay.